mananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa bansa hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo. Ito ay kahit na pababa na ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa Talk to the People, sinabi ng Pangulo na hindi pwedeng magpabaya ang pamahalaan dahil nananatili pa ang banta ng virus. Nangangamba ang Pangulo na matulad ang Pilipinas sa ibang bansa na nagkaroon ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 dahil niluwagan na ang health protocols. Payo ng Pangulo sa publiko, patuloy na sumunod sa health protocols. And ako, I'll just state my case na there is no way that masks will not be required. It will be a part of the protocol for a long time until the last day of my office. Yan ang order ko at yan ang sundin ninyo. Ayon sa Pangulo, napakawalang kwenta niyang leader kung hihimukin na ang taong bayan na hindi na magsuot ng face mask. Maari niyang gawin na sa ibang bansa ang hindi pagsusuot ng face mask pero hindi sa Pilipinas. Paliwanag ng Pangulo, hindi mayamang bansa ang Pilipinas kung kaya hindi na nito kakayanin na magkaroon pa ng panibagong pandemya. Sa ngayon, nakararanas ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang mga bansang Hong Kong, South Korea at Thailand. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na palakasin pa ang pagbabakuna kontra COVID-19. Mga kapatid ko na Muslim, pati yung the guys running the barn, and like also to appeal to Chairman si Murad na kindly give a little push for the people there to get vaccinated. You know, it's science. It has been studied. The experiments were conducted. Hindi silang dito sa atin, pati sa labas. As a matter of fact, it was a concerted effort during the pandemic. It's slowing down, but it's still there. Pakiusap ng Pangulo, magpabakuna na. Hanggat wala anyang bakuna ang nakararaming Filipino, mahihirapan ang bansa na makarecover sa pandemya. May mga bagong variant kasi anya ng COVID-19 ang sumusulpot sa ngayon. We are not out of the woods actually. We are still in a bind. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayan Nagtatanong, Mamamayang Nag-usisa.